mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon nagbabalik na naman ako para updates kayo sa another vlog. For today's video mga ka-viewers, bali magkakantas po tayo ng pintuan ng windows at grand slab sa City Hardware. Kasi may mga ka-viewers tayo nag-request na i-features naman po natin ay pintuan, no? So by the way mga ka-viewers, gusto ko sabihin sa inyo na hindi pa naman po ito yung best of the best regarding sa pag-vlog ng pintuan. Pero at least, ma-share ko lang po sa inyo kung magkano po yung mga presyuhan ng pintuan sa City Hardware at ano po yung mga design. Then, para sa mga ka-viewers natin nagpapagawa dyan ng bahay at hindi po naka-order pa ng bintana, kung naghahanap po kayo ng ready to install, ayun, meron pong available sa City Hardware po. Ngayon mga ka-viewers, bago po tayo mag-start mag-canvas sa City Hardware, kung bago pa lang po kayo napadpad sa aking channel, huwag nyo na po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para more updates na po kayo sa aking mga upload na video. So ngayon mga ka-viewers, tara, mag-start na po tayo mag-canvas ng pintuan sa City Hardware. So, let's go! And ngayon mga ka-viewers, dito muna po tayo mag-start sa flush door. So ito po ay ginagamit pang interior use only po. Ayun po nakasulat. Then ngayon mga ka-viewers, bago ko ipakita sa inyo mga design ng pintuan, ay kuhanan ko lang po ito mga ka-viewers yung about po sa flush door. So ayan, post nyo na lang po regarding sa details po ng flush doors, kung ano po yung ginagamit at ano po yung materials niya. So ito po ay gawa sa marine plywood po yan. Great alternative for interior doors po yung mga yan. Then feature door design. So ngayon mga ka-viewers, ito po yung mga design ng kanilang flush doors or made po sa marine plywood po. Itong mga ito, ayan. So, dito po sa baba may mga ka-viewers para may pa-butas siya na ganon. Tapos, ang presyo naman po nito ay 1,848. Then, kuhanan ko lang din po yung thickness niya. So, 40mm po ang kanyang thickness. Then, wait lang po, no? Tignan ko pa po yung pinakasukat ng pintuan kung makikita po natin, no? So again mga ka-viewers, ito po ay made from marine plywood lamang po ito. Itong flush doors po na ito. Tapos sa sukat po, ayan po mga ka-viewers. So, lalagay ko na lang po sa screen para po mas malinaw. So again, ito po ay flush doors. So ito po meron din pong plain white po na flush doors. Ayan. So plain lang po ito na pintuan na kulay puti po ulit. Tapos ang thickness naman po nito ay 35mm. Then ang presyo naman po ay 1,530. Tapos same design lang po doon sa likuran. So again, ito po ay plain white. So bagalan ko lang po yung shot para at least ay malinaw po, no? Then, ang presyo naman po nito ay 1,530. Tapos 35mm po yung thickness. Tapos meron pa po dito another flush doors, no? So, ayan. Plain po ulit ito na ganyan. So, yung una kong pinakita, meron pong butas sa baba. Ito po, plain lang po siya na marine plywood po ulit. Ayan. So, same lang din po sa likod. Tapos, ang presyo naman po nito ay 1,620. Then, yung sukat ay ayan po ulit. Nagkaiba lang po sa thickness. Ang thickness po ay 41mm. Tapos po, ito naman po ay another marine plywood po ulit din na plain. Parang kamukha lang din po ito nung pinakita ko kanina, no? So, pakita ko na lang po ulit na tig 1,488. Tapos mga ka-viewers, ang nag-iba po ay sukat. So, ito po ay 600 lamang po ito. Yung kanina po 700 yon, kaya nasa 1,500. Ito naman po ay nasa 1,488 po. So, same design, nagkaiba lang po sa sukat po ulit. So, ayan po yung mga design ng flush doors po nila ng mga ka-viewers. Bali, medyo onti lang po yung selection. Pero mga ka-viewers, hindi natin ma-appreciate kasi ay once na pinapintura niya po po yan, dun pa po lalabas yung ganda po ng mga flush doors po na yan. So, again, ayan po yung mga meron po sila. So ngayon mga ka-viewers, sa molded doors na po tayo. Still mga ka-viewers, ito po mga pintuan na to ay for interior use only. Then ito po ay madalas ginagamit sa mga pintuan na kwarto. Ganyan mga ka-viewers. No? Ngayon mga ka-viewers ay isa-isahin natin yan. Tingnan natin design sa kayong presyo. So para sa molded doors mga ka-viewers, meron silang tinatawag na prime wood. Ito po yung kulay ay white. Tapos sapphire veneer na parang mala copper po yung kulay na pintuan. Then American red oak veneer po na mala brown naman po. So ayan po yung mga meron silang kulay ng molded doors po dito sa City Hardware, no? So ganyan po yung pag nilagay kunwari sa kwarto po ninyo. Ngayon again, molded doors po yan. So tingnan muna po natin yung design neto, no? So pagpasensya nyo na mga ka-viewers, bago pa at naka-plastic. Pero anyway, tatry kong ipakita sa inyo yung pinaka design po nung molded doors. Ayan. So ito po medyo maganda-ganda, no? Simple lang po yung design niya at tingin ko pag kinabit po ito sa loob ng bahay ay mukha pong elegante. Ngayon, tingnan lang po natin yung presyo na ito kung magkano. So,
since tinitingnan ko po yung presyo, same design lang naman po yun sa likod niya kung ano po yun nasa front, ganun din naman po sa likod. So ngayon, tingnan ko lang yung presyo dahil wala po yata. So ito na lang po, dito na tayo mag-base, no? So ang presyo po niyan ay 1,620 pesos po. Then ang sukat po ay 900 by 2,100 by 35 mm po yung thickness po o yung kapal po nung pintuan. Since nakita na po natin yung presyo, tingnan naman po natin yung design po ng pintuan. So more on, marami siyang pa-rectangle po na design sa gitna, saka sa taas po, no? So ayan po yung design. Simple lang din po siya at okay din po sa akin itong design na to. Tapos ito naman po yung isa, medyo may pa-curve po sa dulo na rectangle na pahaba. Halos magaganda po yung mga molded door po nila. Simple lang po yung design at may dating. So syempre mga ka-viewers, mas matibay-tibay po yung solid door compare po dito. Pero ito po ay pwede naman po gamitin sa kwarto. So again, ang presyo po niya ay 1,620. At same lang naman po ng sukat, gaya po na pinakita ko sa inyo. Tapos ito po another pa po na design. Ayan, so square po, tapos sa gitna ay may pahiga po na rectangle. So ayan po yung mga design ng kanilang molded door po na puti po dito. Naganda po, no? So again mga ka-viewers, ayan, pwede nyo po itong gamitin sa kwarto po ninyo. So ang tawag po sa kanila ay prime wood po, itong mga puti po na ito. Bali, next design po tayo ng door, no? So since hindi po available yung sapel veneer, American red oak veneer na lang po yung ibablog po natin. So ito po mga ka-viewers, ito po yung thickness ng pintuan, 41 mm, tapos ayan po yung pinaka-design niya. So ito po mga ka-viewers, medyo madami pong nangyayari dito sa pintuan, no? So mas marami pong design. Then ang presyo po nito ay ayun, mas mahal din po siya, 2,529, tapos po ang sukat po 700 by 2,100 by 41 mm po yung thickness ulit po ng door, saka po yung length at yung width po niya. Anyway mga ka-viewers, hanggang 800 to 900 po yung pwedeng mag-isukat po nitong mga pintuan, no? So again, ito po another design na naman po na steel oak pa din po yung American red oak po yung design, ayan. So kuhaan ako nila po na mabagal kung nagugustuhan niyo po yung design ng pintuan. Then ganito po sa likod, same lang din po. Ayan, kuhaan ako nila din po ng video. Post-post nila mga viewers pag gusto niyo po yung design ng mga molded door po na pinapakita ko sa inyo, para at least mga viewers mas malinaw po. Ayan, diba? Ang ganda po, no? Pero para sa akin mga viewers, para mas okay po sa akin yung kulay puti compare po dito sa ganitong kulay. Para sa akin lang naman po, no? Ayan. Kasi meron tayong mga viewers, mahilig po sila sa brown. Kaya kinuha na ko na din po ng video. Pero sa akin mga viewers, para sa akin po, mas okay po yung puti. So, ayan mga viewers, ay magkakapares lang naman po yan ng presyo. Again, 2,529. Tapos, nag-iiba na lang po minsan sa sukat kasi meron po silang 700, may 800, may 900, ganyan po na sukat. Depende po. So, ngayon mga ka-viewers, dito na po tayo sa mga engineered panel doors. Sinasabi naman po dito na great alternative for interior doors po itong mga panel doors po. Ngayon mga ka-viewers, ay tara, tingnan po natin yung mga design ng mga pintuan na panel doors. So, ngayon mga ka-viewers, ayan. So, medyo kahoy-kahoy naman po pag pinukpok, no? Ngayon mga ka-viewers, ayan po yung pinaka-design po nito. Since napakita na po sa inyo yung design ng panel doors, ay tingnan naman po natin yung sukat niya. Ayan. So, ang sukat po ay 70 by 210. Tapos, ang tawag po dito ay Laos Cherry. Then, ang thickness po ng pintuan ay 35 mm po, no? So, ngayon mga viewers, ayan ang itsura po ng panel doors. So, wala po siyang presyo. Titingin na lang po tayo sa ibang pintuan. So, ito po another design naman po siya. Ganyan. So, layo lang po tayo para makita po ninyo yung pinaka-design. Pagpasensya nyo na mga viewers kung naka-plastic kasi medyo bago-bago pa po siya. At ito naman po ay 80 by 210. So, mas makapal po ito kaysa dun sa isa. At mas malaki po. So, still, wala pa din presyo. Bakit kaya walang mga presyo? Ngayon, anyway, ibang doors na naman po tayo ulit. So, ito po mga ka-viewers, ayan. Same design lang po ito ng pinakita ko kanina. So, siguro ito mga ka-viewers, ayan, may presyo na, no? So, layo lang ako ulit. Then, tingnan natin yung sukat. So, ito po ay 70 by 210 Laos Cherry. So, nagkaiba sa sukat. Tapos, 35 mm, ayun. May presyo na po. Bale, ito po ay 3,850 pesos po ang presyo ng panel doors po na ito. So, ito mga ka-viewers, medyo maganda-ganda po yung kulay niya, oh. Yung pagka-wood niya, no? Ito po, ang thickness po ay 41 mm. Ganyan. Ganyan po yung design.
So, ngayon, tingnan natin yung presyo kung magkano po. Ang presyo po nito ay 4,029. Tapos, ayan. Ayan po yung design niya. Ang ganda po ng mga viewers. Again, nasa 4,000 plus po yan. Ayan. Sa likod. So, bagalan ko lang po yung shot. Then, again, 4,029 po itong pintuan na ito. So, ngayon mga ka-viewers, dito naman tayo sa ibang pintuan. So, ito naman po mga ka-viewers, nakalagay po ay solid wood panel doors. So, pwede na siguro ito pang main doors mga ka-viewers kasi solid wood naman daw po. So, sa design, mga ganyan mga ka-viewers, simple lang po siya. Ayan. So, lalabas pa po yung mga ganda ng mga pintuan na ito pag pinapinturahan. No? Anyway, mga ka-viewers, ay tingnan natin yung presyo. Ang presyo po ay 5,368 po siya. Ayan. So, ito po another design na naman po. No, na parang maraming rectangle na may arko po sa taas. Ang thickness po niyan ay 40mm. So, layo lang po ako. Then, ang presyo naman po nito ay 5,368. Tapos, 70 by 210 po yung sukat niya. Tapos, ang thickness po ay 35mm. So, ito po, ayan, still another design po. 35mm po ang thickness. Ayun. Ayan. Then, ang presyo naman po nito ay 4,923. So, kung nagmamadali po kayo, kailangan nyo na po ng pintuan para sa bahay ninyo. Meron po dito mabibili sa City Hardware. Ayan po, no? So, again, 4,923. Meron na pong pintuan na ang main door po ninyo. Ngayon, mga ka-viewers, may mga pintuan sa taas. Ayan, kuhanan ko na lang din po ng video yung mga presyuhan. So, may tig 5,368. Panel doors, ayan. Ito po mga 2,529, 3,850 ay mga molded doors po yung mga yan. Yung red oak. Ayan. Tapos ito po mga steel molded pa po yan. Yung mga 2,529. So zoom ko lang po para po mas malinaw. Andyan na po yung details. Saka po yung mga sukat. Post nyo na lang po. Then ito pa po. So, sa molded door, mga viewers, may tig 1,620. Nakikita nyo pong plain white. Tapos, ito naman po ay sapil veneer na tig 2,529. Ayan. Tapos, ito po yung mga plus door. Meron pong 1,620. Then, 1,530. 1,848. 1,530. So, still, ayan po ay mga plus door. No? Ayan po, no, yung mga design. So, ngayon mga viewers, punta naman tayo sa mga bintana or window po ng bahay. So, meron po dito mga nabibili. Ayan, aluminum white, 4,880. Then, andyan na din po yung sukat, 120 by 120 meters po yung sukat niyan. So, ito po mga viewers, yung pinaka-frame niya ay kulay white. Then, parang po yung kanyang pinaksalamin ay medyo jealousy po siya na smoke. Then, meron din po ito yung malinaw. Ayan. So, ito naman po ay 6,890 UPVC sliding na po yan. Then, ayan na din po yung sukat. Tapos, ito naman mga ka-viewers yung pagkasalamin niya po ay clear po na malinaw. Then, again, yung pinaka-frame po ay kulay white po, no? So, andyan na po yung presyo, 6,890 po ulit. Tapos, meron dito mga ka-viewers, ayan, yung pinaka-frame po niya, ang kulay naman po ay kulay gray. Meron po palang ganyan, no? Kala ko lang po talaga dati ay white. So, mapapansin niyo po dito sa details, 120 by 120 meters pang sukat, aluminum gray po yung frame, tapos 4,880 po yan. Tapos, parang mala smoke po or jealous, mala smoke po yung salamin niya. So, ito po yung pinaka-frame ulit, ayan, aluminum gray po siya. Since napakita ka na po kasi yun, dito naman po tayo sa taas. So, meron naman po dito another window. Ayan. So, 120 by 120mm aluminum. White naman po ang frame po nito at steel ang presyo po ay 4,880. Then, ito pa po mga ka-viewers. So, iba't ibang sliding window pa rin po. Ito po ay 3,243 mga ka-viewers. Ayan na din po yung sukat. UPVC. Kulay white po yung pinaka-frame. Tapos, parang smoke po yung kanyang pinaka salamin. So, with screen na ito mga ka-viewers, no? Ito mga pinapakita ko po sa inyong bintana. Then, ito po mga ka-viewers, medyo malinaw po siya. Tapos, 4,340 po na sliding. Then, yung sukat po ay, ayan na din po, 120 by 0.80 meters po. Tapos, steel frame po ay puti.
So, dalawa pong klase. Meron malinaw, meron pong blurred po na pagkasalamin. So, ito po, ayan, 4,440. Post-post nyo na lang po regarding sa mga sukat. So, mga ka-viewers, pwede nyo itong gamitin sa mga bintana po ng sala ninyo. Ganyan. Diba? Depende po kasi kung ano pong saan nyo po gagamitin sa yung laki po ng bintana. Meron po silang malalaking sukat. Meron tipong maliliit pang CR. Ganyan. Anyway, magtitingin pa po tayo sa iba. So, ito po sa bandang taas. Hindi ko na maabot, no? So, ito po medyo maliit-liit lang po pwede gamitin sa CR. Ganyan. So, ito po, I think 3,675 po. Then, ayan pa po. 3,675 po. Bale, mga ka-viewers, nagkakatalo po sa sukat ng bintana po. Gaya po na ito, 2,300. Ayan. So, again, depende pa rin po sa sukat. So, ito po ginagamit pang CR po ulit kasi medyo malit lang po, no? Tapos, ito po nakita yung 2,770. Ayan, awning window naman po yan. So, kung naghanap po kayo ng awning window, ay may available din po sila dito. Again, 2,770 po, awning window na. Tapos, itong mga pang CR, 2,300 na po yung mga bintana. Ngayon, mga ka-viewers, bali may sample sila dito. Bali, ayan, ito pong binubuksan natin ang tawag po dito. Again, ay awning window po yan. So, tig 2,700 plus po yan. Tapos, ito pa po yung sample ng mga sliding window po nila binibenta dito sa City Hardware. Bali, ito po ay with screen na po yan, mga ka-viewers, no? So, ayun. Ayun po yung screen niya. Tapos, ayan. Then, meron pa po dito, mga ka-viewers. Ayan. Ito po nagaganda na ako, mga ka-viewers. Kasi pag in-open mo siya, de-magnet po. Ayan. Pag in-open nyo po, gaya po niyan. Ayun. Tapos, yung buong bintana po, nabubuksan niyan. Ayun. So, press ko po pag in-open, no? Kaya lang parang wala siyang screen. Anyway, mga viewers, nahirapan lang tayo isara kasi hawak ko po yung camera, no? Pero maganda po siya pag sinarado nyo. Ayan. Kasi may magnet po. Ang ganda po ng purpose po nitong kanyang pasalamin na ganyan. So, screen po yan. Tapos, salamin po yung sa labas. Ngayon, mga viewers, may nakita ko dito ang pintuan. Although walang presyo, kuhanan ko lang din po ng video na meron silang gantong design ng pintuan po dito, no? Then, napadaan po ako, meron po ako mga nakita ang granite slab. Bali, ito daw po mga ka-viewers ay pwedeng bilhin sa kanila. Tapos, regarding sa pag-i-install or mag-i-install, kayo na lang daw po bahala. So, ito po, gaya po na ito, ayun na po yung sukat, 8,410. Yan mga yan, mga ka-viewers. Ito po yung mga granite slab nila. So, pwede nyo pong bilhin lang po ito ng ganito at kayo na po nga hanap ng mag-i-install. So, meron din pong tig 4,760. Ayan natin po yung sukat. Ganyan po yung pinaka details or design po ng granite slab. Ayan. So again, 4,760 at 600 by 200, 2,400 po yung sukat. Tapos meron din po sila ito mga ka-viewers o plain black, 12,500. Then ayan natin po yung sukat na medyo makintab to mga ka-viewers na pwede ka naman nalamin sa kintab. Kaya lang medyo pricey po. 12,000 plus po. Tapos meron pa po sila ditong ito 8,090. So hindi ko na po maipakita sa inyo yung buong granite slab pero ganyan po yung pinaka-design po niya mga ka-viewers. Ayan, nasa 8,000 plus po yan. Tapos ito mga ka-viewers, ayan, another granite slab 8,450. Ito naman po yung sukat. Ayan, pakipost niya na lang po kung mabilis masyado, no? Ayun. Then dito po sa pinakalooban mga ka-viewers, hindi ko na ilabas. Pero ito po, 8,150. Tapos kulay parang maroon po or red po yan. So, marami po silang granite slab dito mga ka-viewers. Kaya lang yung mag-i-install, wala po silang available dito. Kayo po maghahanap. So, ito mga ka-viewers, merong 2,966. Pero mas maliit po ang size po nito. Ayan. Diba mga ka-viewers, meron din 3,090, 600 by 1.8 po yung sukat. Ayan naman po yung details. Ayan. So, ito po yung ulit yung mga binibenta nilang granite slab dito sa City Hardware. And then, mga ka-viewers, yung mga kinanvas po natin sa City Hardware. At sana po ay nakakuha po kayo ng another idea sa vlog po na ito. Kung may gusto po kayo ipa-canvas, ay i-comment nyo lang po sa comment section. Then, yan po yung next nating ika-canvas para at least more ideas po yung maibigay ko sa inyo. Then, soon, babalik pa po ako doon para sa mga ibang items po nila para at least, ayun, mas malinaw po at makita nyo po yung ibang ina-offer ng City Hardware. At ito pong video natin ay hindi naman po namimilit. Kung ayaw nyo, ay huwag nyo pong bilhin. Kung gusto nyo po, at least,
ayun, pwede nyo po i-apply sa inyong papagawa ng dream house, no? So mga ka-viewers, hindi ko na po papahabayan ang ating vlog. So maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye!